sa piginsuriwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piginsuriwain, pagliligtas niya sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan, at mga pinagkakautangan ng loob. Sama din po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang misa pasalamat para sa kaarawan ni Lucila Marahas. At ganun din para sa espesyal na intensyon ni Rebecca Siriaco, ni Ramil Rivera at ng kanyang pamilya. At alalahan din po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan mo kami, Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi ikinahihiya ng iyong anak na makituloy sa bahay ni Santa Marta bilang tugon sa kanyang pagdalangin, mapaglingkuran nawa namin si Kristo sa katauhan ng kapwa upang mapatuloy mo kami sa iyong tahanan sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo ay nag-iibigan,
nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kaniyang pag-ibig. Nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkakalooban niya tayo ng kaniyang Espiritu. Nakita natin at pinatututuhan ng sinugo ng Ama ang kaniyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palaging pupurihin ang dakilang poon natin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginoo'y aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi'y dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghelyaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya'y naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Sinabi ni Jesucristo, ako'ng ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Panginoon. At sumaiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos
ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Martha, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ng Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio at sa mga kapatid po nating nakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito at tagapakinig ng Radyo Totoo 95.9. Magandang umaga rin po sa inyong lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, sa araw na ito ay ginugunita natin ang magkakapatid na Santa Marta, Santa Maria ng Betania at San Lazaro. Mga minamahal na kaibigan ng ating Panginoong Jesus. Si Santa Marta ay kilala sa kanyang kasipagan, kasigasigan at sa paglilingkod. Si Santa Maria ay kilala naman sa kanyang pakikinig sa turo ng ating Panginoon. At si Lazaro ay ang muling binuhay ng ating Panginoon mula sa kamatayan. They were ordinary people living their ordinary life but had an extraordinary encounter with Jesus. Paano? Bakit? Sapagkat pinatuloy nila si Jesus sa kanilang bahay at tinanggap nila si Jesus sa kanilang buhay. Napakaganda pong tanungin natin ang ating mga sarili sa umagang ito. Pinatutuloy ko kaya si Jesus sa bahay ko? Pinag-uusapan pa kaya namin si Jesus? Kilala pa kaya ng mga kasama ko sa bahay si Jesus? O baka natatawa kayo when you talk about Jesus? Check nyo ang bahay nyo kung meron pang altar. Meron pa bang mga altar sa bahay nyo? Merong iba? Ano? Meron bang image ng ating Panginoon, ng mahal na ina, ng mga santo at santa? Meron pa ba? Meron bang krus ang bahay nyo? Sapagkat ngayon, napakaraming bahay na kahit krus ay wala. Nakakalungkot, ayaw lagyan ng krus, ayaw lagyan ng imahen, ayaw lagyan ng mga images ng mga banal, sapagkat natatakot na kapag dumalaw ang kaibigang taga-ibang sekta, tatanungin sila, ba't naniniwala ka sa mga ganyan, sumasamba ka sa mga ganyan. Mga minamahal ko mga kapatid, hindi lamang ito mga kasangkapan, hindi lamang ito mga simbolo. They are symbols of our faith, palatandaan na tinatanggap natin si Jesus sa ating tahanan. Huwag nating ikahiya ang ating pananampalataya. Huwag nating ikakahiya ang ating Panginoong Jesus. Tanggapin natin siya sa ating buhay. Paglingkuran natin siya. Makinig tayo sa Kanya. Manalig tayo sa Kanya. Lagi nating tatandaan that our relationship with Jesus is personal. Hindi virtual, hindi imaginary. Jesus is our true friend.
tunay na kaibigan natin siya. Kasama natin siyang naglalakbay sa ating buhay. He is always there for us. At bilang mga kaibigan ni Jesus, we should also spend time with Him. We should also reserve time for Him. Ganun naman talaga ang mga magkakaibigan, di ba po? Ganun tayo sa mga taong mahalaga sa atin. Naglalaan tayo ng panahon para sa kanila. Bakit? Because they are our safe place. They are our comfort zone. They bring us joy and they add color to our life. Kahit gaano kadaming trabaho, kahit ang daming isipin, kahit ang daming gagawin, maglalaan at maglalaan ng panahon para sa mga kaibigan at sa mga taong mahalaga sa atin. E ano pa kung para sa ating Panginoong Jesus? Siya ang ating buhay. Siya ang ating lakas. Siya ang Mesiyas. At sinabi nga po niya sa ating Ebanghelyo, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay kailanman. Kapag kasama natin si Jesus, safe tayo. Kapag kasama natin sa ating buhay si Jesus, ligtas tayo. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, patuloy natin sa ating buhay si Jesus. Siya ang paghariin natin sa ating mga tahanan. Patuloy natin siya sa ating buhay. Paglingkuran natin siya maging sa ating mga gawain, sa katahimikan o sa pananalangin. Siya'y ating sambahin at paglingkuran. Let us all be friends with Jesus. Amen. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Sa'yo dambana katulad ng halimuyak na isenso umakyat sa kalangitan. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dinarakila ka namin ngayong si Santa Marta ay ginugunita upang gaya ng hain niyang pag-ibig na iyong ikinalugod. Pagindapati mo rin ang handog naming paglilingkod sa pamamagitan ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan. Upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalanging wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang laparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak sa pilayay ng palakan at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa, at Gilbert na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo,
kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mo sa iyo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos. Handa ko sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawala sa aking piling, ikaw ay aking hanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balik at ko'y ipapasam. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakit, alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawat dugo ni Jesus na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak sa halip. Pakundangan kay Santa Martang Uliran, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna pong lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng Main Church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo,
Ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay po nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-lima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ay pinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong mga makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Para naman po sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po mga rosas sa May Chapel of Reconciliation at sa Extension Area. Ang puting rosas po ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikasiyam ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at pagdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayo na tipayag, kanyang pagkalinga at habang. Maaari na pong ialay ang mga rosas para kay Padre Pio. Isa mo ay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.